kalagantarag ang babaeng bungangera, ratratera ang bunganga. Today's video, isishare ko lang sa inyo guys yung mga karanasan kong hindi ko makakalimutan bilang kasambahay. Nagtatrabaho ako sa una kong amo. Kasi nga, sabi ko nga sa sarili ko, hindi naman siguro nagkulang yung magulang ko nung pinaaral ako. Dahil naman, kahit hindi ako nakapagtapos, at least may alam ako konti. So, ang nangyari kasi, nung una kong amo, ano yun, tinatawag lagi niya akong bobo kasi nga, pag inuutosan niya ako, dahil ito yung nangyari, inuutosan niya ako isang beses na bring my black dress. So ako naman, syempre, katulong ka sa bahay. So, okay madam, okay ako. Tapos akyat ako sa ano, sa 30 na baitang na hanyang hagdan kasi malaki yung bahay niya. So umakyat ako, pak. So pag akyat ko doon, binuksan ko yung kabinet niya. Pagbukas ko sa kabinet niya, kinuha ko yung black dress niya. Pag bababa naman ako sa 30 na baitang, so 30, 60 na ano na, hakbang na yung ginawa ko. Magmamatayo. So, pagdating ko dun sa sala, binigay ko sa kanya yung black dress. Sabi ko, madam, ito na yung black dress mo. Madam, this is your black dress. Sabi niya sa akin, no. I want my black dress. Sabi ko, what black dress, madam? Siya, bring my black dress. So, umakyat na naman ako. Pangalawang akyat ko na naman. So, binuksan ko na naman. Kinuha ko yung limang black dress niya para pag sabi niya hindi yun, so may pagpipilian siya. So, bumaba na naman ako. Pagbaba ko dun, dahil sabi ko, madam, this is your black dress. So, pagbigay siya, you don't have mine. Ginano na naman yung utak ko. You don't have mine. Sabi niya sa akin, sabi ko, madam, no more black dress there in your cabinet. Siya, no. You don't have mine. So, hinila niya ako, dahil sabay kaming umakyat sa hagdan para kunin yung black dress niya. Pagdating namin doon sa kabinet niya, binuksan yung kabinet niya, pak! Pagbukas sa kabinet niya, siya, see, you don't know what is my black dress? See, your eyes is closed, sabi niya sa akin. Pagbukas niya sa black dress, sabi ko, kinuha niya sa kabinet, dahil may kinuha siya. Pinakita sa akin, alam niyo ba kung anong black dress na sinasabi niya? Yung brown t-shirt niya, oo. Sabi niya sa akin, inano niya sa akin, malapitan sa mukha ko, yung brown dress. Sabi niya sa akin, this is my black dress. Sabi ko, gusto kong tumawa pero pinigilan ko. Sabi ko, madam, that is not black dress, that is brown t-shirt. Siya, no, because you don't have mine. Here, your mine, no, empty. No mine inside. Sabi ko, madam, that is brown t-shirt. Siya, no. Black dress, brown t-shirt, the same. Also, pag inutusan niya ako lagi, bring my brown t-shirt, ibibigay ko sa kanya yung black dress niya. Pag inutusan niya ako na bring my brown dress, black dress, ibibigay ko yung ano niya. Ganon siya, ganon. So, pangalawang insidente, tinawag na naman niya ako, Joe! Sabi ko, ganon niya, talagang parang maputol siguro yung ugat sa liig niya. Sabi ko, yes, madam, takbo rin si Inday, takbo sa hagdan na naman na 30 na bait lang. Sabi ko, yes, madam. Sabi niya sa akin, bring my machine. Sabi niya sa akin, taka ko, ano ma, mag-machine? So, in the kitchen daw, sabi ko, pag bumaba na naman ako, pagbaba ko dun, hinanap ko ano yung machine na gusto niya. Napaisip ako, madam, sumigaw ako, madam, only washing machine here. Kasi machine and oven, and sabi ko, yung blender. Sabi niya sa akin, what? Come. So, umakit ako sa taas. Pag akit ko sa taas, sabi niya sa akin, What you said? Sabi niya sa akin. Sabi ko, only washing machine in the kitchen and oven, which one? Siya, what? You don't have mine again? Ginano na naman yung ulo ko, dahil you don't have mine. Sabi ko, madam, I don't know what machine. Bumaba na naman siya, sumabay sa akin, bumaba. Pagdating sa kusina, binuksan yung kabinet. Kinuha yung mga lalagyan ng ano, alam niyo ba kung anong machine na gusto niyang ipakuha sa akin? Yung tabletas niyang gamot, dahil ganon. Oo, sabi ko, gusto ko na namang tumawa. Sabi niya sa akin, see, because you don't have mine, you don't know what is machine. Sabi, kinurik ko na naman siya, madam, that is medicine. No, this is machine. Because you don't have mine, you don't know what is machine. So, pag inutusan niya ako, dahil na bring my machine, yun. Ang gusto niya, tablitas, yung capsule niyang gamot, yun yung machine. Oo. Tapos, ito pa, pangatlong insidente. Pagdating, inutusan niya ako, boil the potato in the fire. So, yun, okay, naintindihan ko, boil the potato in the fire. So, pinakuluan ko. Tapos, biglang umulan sa labas. So, sumigaw ako, madam, it's raining outside. Sabay ako labas sa labas kasi may mga sinasampay ako. So, kinuha ko. Hindi pa ako nangalahati sa mga kinuha kong sinampay, dahil bumukas yung pinto. Galit na galit, parang dragon yung hitsura. Pagbukas sa pinto, sabi niya sa akin, what? You want to kill me? Why you said the house is burning? Sabi ko, ha?
Madam, I didn't see the house is burning. I said it's raining outside. No, 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 no. I fall down the stair. I fall down the stair because you said the house is burning. Dahil gusto kong tumawa ng malakas na parang nakiliti ako na sinabi niya sa akin, the house is burning. Sabi ko talaga, the house, it's raining outside. Dahil yung dakdak niya sa akin, dahil abot hanggang purgatorio, abot talaga, iwan ko kung saan yun abot. Siguro kung dinugtong-dugtong ko yun, nakauwi na siguro ako ng Pinas kasi namutla siya na hindi ko alam. Tapos sinawagan niya yung asawa niya, galit, napapauwiin ako kasi so gusto ko daw siyang patayin kasi sinabihan ko daw siya na the house is burning. Sabi ko, hala ko, sabi siya, because you live in the village, you don't know what life outside daw and you don't have mind. Sabi naman niya sa akin, you don't have mind. Akala ko sa palin ako. Diyos ko, yun yung mga nakakatawa kong karanasan na hindi ko makakalimutan dahil nasa isip ko, hindi naman siguro nakulang yung mga magulang ako nung pinapaaral ako. Kasi nga, kahit pa paano naman, alam ko naman yung mga konti-konti mga English, pero sa kanya talaga, dahil para talaga akong wala na dry na yung ano ko, na dry na talaga yung utak ko sa kanya. Natawa ako sa kanya na parang naawa na nainis talaga ng sobra pag sinasabi niya sa akin yung mga. Tapos ako pa yung may mali. Tapos meron pa ako ano, karanasan din ng mga kaibigan ko. Tapos yung isang kaibigan nag-share sa akin kasi nga binahagi niya sa akin. Tinawag daw siya ng amo niya. Sabi niya, Jello, bring the small chicken. Tapos yun na, bring the small chicken. Nag-isip din si Jello na ano, anong small chicken na hinahanap ng amo niya. So pumunta daw siya sa kusina, wala siyang mahanap na ano, baka na bumili daw ng sisiw yung amo niya. Tapos bumalik na naman siya doon sa sakyan. Madam, where is the small chicken? Siya, in the kitchen. So, pumunta siya sa likod, hinalap talaga yung ano, small chicken, kasi nga, small cheese, sisiw talaga yung inisip niya. So, pagdating niya doon sa ano, nakaapat na balik na siya, day. Tapos, sumigaw na ng mga amin, where is the small chicken? Sabi ni Jello, Madam, I couldn't find the small chicken. Sabi ni Jello, tapos, sinamahan daw siya ng amo niya sa kusina, binuksan ng rep. Alam niyo ba kung ano yung small chicken na gusto ng amo niya? Itlog, day, itlog yung small chicken. Saan ka pa? Di ka malukan yan? Ay, naku. Kung ikaw, Inday, kung may sarili kang karanasan na ganito na maibabahagi mo sa akin, please comment in the video below and please don't forget to subscribe my channel, Kuragan Karag, ang babaeng nagkarag-karag sa inyong vlog because that's life of the vlogger. Bye!